Ibig sabihin may yumayaman na pala, Bol? Oo naman, sigurado. Sa sugal ka nalubog, sa sugal ka rin bumangon. Sobrang nagtiyaga ako dyan. Minsan 3 days, 2 days, hindi ako kumakain. So kumbaga, kung may utang ka, pag-igihan mo. Ang mga opinyon at pananaw na ibinabahagi ng guest sa programang ito ay hindi kailangang sumasalamin ng sa host ng show o ng mga kumpanyang kinabibilangan ng mga ito. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So special na naman ulit ang ating episode ngayon. Kasama natin ngayon ang isa sa mga kaibigan ko. And fortunately, nakita ko yung istorya talaga ng buhay niya na from walang-wala siya hanggang sa nakaangat siya sa buhay niya. Isa sa representative ng Pilipinas pagdating sa larangan ng poker. Pinakamagaling, number one dito sa atin yan, sa Pilipinas. And of course, nagcha-champion na rin to sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Nag-champion to ng 2018 sa World Poker Series sa larangan ng poker, no? So hindi ko na patatagal yung kaibigan ko, si Mike Takayama. I am Mike Takayama. And I am a poker player. Thank you sa pag-invite mo dito sa akin. Ayun, marami rin salamat kasi alam ko napaka-busy mo, no? And actually, recently ka gagaling mo lang ng abroad, no? Oo, halos 8 days pa lang ako dito. So, Boss Mike, maraming tao kasi, especially dito sa Pilipinas, no? Ang nagiging libangan nila o tinatawag nilang diversyon is sugal. Pagdating sa larangan ng pagsusugal, masasabi mo ba ang poker sugal? Para sa akin, parang level ba? Mm-mm. Pwedeng sugal o pwedeng sport din. Oo. Yeah. Bakit siya recognized sa buong mundo as sport? Sige, ipaliwanag mo nga sa amin. Kasi sa US, ino-organize nila doon na parang sport sa kanila yung poker. Bawat laro doon, tine-televise nila. Oo. Eh dito sa atin, hindi pa ganun kaboom. Oo. Kaya inaano namin, pinapalawak namin yung poker industriya dito sa Pilipinas para makilala. Oo. Sige, kwento mo naman sa amin, saan nang galing si Mike bago siya naging isang napaka-renowned player pagdating sa poker? Actually, sa lola lang ako lumaki. Wala akong nilakayang tatay, tsaka nanay. Wala pa akong 1-year-old, parang ganun. Pinamigay ka? Hindi naman. Parang lola lang talaga ako lumaki, tapos yung mother ko, wala pa akong 1 year na matay. Tapos yung tatay ko, hindi ko na nakita. So, wala kang kinagisnan na magulang? Oo, lola lang talaga. And then, mayaman ba kayo? May kaya? Wala. As in, talagang sobrang hirap. Parang yung bahay namin, butas-butas pa yung bubong. Squatter kayo? Squatter lang talaga. Sa Commonwealth. Sa may, saan? Saan sa banda? May, ano, sa may Sitio Balon. Sitio Balon. Oo, sa may malapit sa MRB, yung building doon. Bilang squatter, ano yung ginawa mo para unti-unti kahit papaano, mabuhay mo yung sarili mo? Nakapag-aral ka ba? Kinder lang ako. Tsaka tamad talaga ako mag-aral dati. Ni elementary, hindi ka nakagraduate? Kinder lang, as in kinder. Yung nung batang-bata ka, anong ginagawa mo? Doon lang ako sa lola ko, yung isang lola ko, yung kapatid ng... Na nagpalaki sa'yo? Oo. Nagtitinda ako ng mais sa umaga. Oo. Kung mai-imagine nila, ikaw yung bata dito sa Maynila na may mga kung ano-ano paninda. May kakanin, may mais. Nagtinda ako ng balot sa gabi. Nagtinda ako ng gulay. Oo. Ganon dati buhay ko. Dahil di ka na nag-aral? Di na talaga eh. Yun yung naging training ground mo? Oo, yun talaga yung naging experience ko. Hindi ko alam yung direction ng buhay ko. So ibig sabihin, literal palaboy ka? Palaboy talaga. Ibig sabihin, may yumayaman na palaboy? Oo naman, sigurado. Depende rin sa kakayanan ng isip mo siguro. Mental, no? Mental. Oo, bakit mo nasabing mental ang pag-asenso ng tao? Kailangan mamotivate mo yung sarili mo kung hanggang saan yung kakayahan mo. Tulad niyan, dati pinagbantay ako ng tito ko sa bilyaran. Oo. Naging magiling din ako magbilyar. Okay, so ibig sabihin, bago ka napasok sa larangan ng poker, natambay ka ng bilyaran. Oo, tapos yun, nanonood-nood lang muna ako doon. May magaling doon dati sa amin, sa Commonwealth, si Taroy, idol na idol ko. Oo. So, laging sasama ako. Bantay ako ng bilyaran ng tito ko. Nagagalit ngayon sa akin yung tito ko. One time kasi, umuwi akong puyat. Doon lalos doon lang din ako natutulog sa ilalim ng bilyaran. Hindi ako ngayon nagising, naabutan ako ng tito ko. Asan si Chuke? Sabi niya gano'n. Sabi nung isang bantay, nandun natutulog pa. Sabihin mo sa kanya, magpahinga na siya. Sabi niya gano'n. Pahinga na raw habang buhay. Yun na, hindi na ako nagbabantay ng bilyaran. Pinalitan na ako kasi inabutan ako tulog ng tito. Yun na, nagbilyar na ako, nagbilyar ngayon. So, nung naglalaro ka ng bilyar, ano yung tumatak
tatakbo sa isip mo doon? Yung laro ba ng bilyar o yung pera nakikitain mo sa bilyar? Kailangan mo kumita talaga ng pera araw-araw eh. Para kasi wala ka namang tambay ko eh. Kumita nga lang ako ng 1,000, 2,000 sa isang araw sa bilyaran. Sobrang laki na noon. Madami naman discarded sa bilyaran eh. Basta kailangan masipag ka lang. Pag wala kang kailangan mo mag-spatter. Kasi pagtapos ng laban, 100% kikita ka eh. May porsyento dun kasi. Kung magkano yung magiging set na laban, yun yung kikitain mo din. Ang gusto ko maintindihan, kasi sobrang hirap na sitwasyon ng buhay mo ngayon, ano yung mindset mo na para maging successful ka sa buhay, kailangan may mga ganito kami. Eh sa'yo, wala lahat yun, palaboy ka eh. Squatter area ka eh. Hindi ka rin pinalaki ng magulang mo eh. Ang gusto kong maintindihan, nung bata ka, ano yung tumatakbo sa isip mo, bakit ka nakakagawa ng mga bagay na itataguyod mo yung sarili mo? Kasi sobrang hirap namin. Kaya lahat ng diskarte sa lansangan, inaaral ko. Nasama nga ako sa mga mandurukot, mga old dapper. Dati dyan, yung pinaka-founder dyan sa Commonwealth. Inampun nga ako sa isang buong malaking bahay, nandun lahat, no, yung mga old dapper. Oo, old dapper. Sari-sari, mga, kasi hawak nga lahat eh. Mga nagda-drugs na sila. Ako naman wala. Wala akong bisyo. Parang nasasama lang ako kasi nandun na rin ako nakatira, di ba? Na-experience ko lang yung mga Kakaiba. Bakit ka matibay? Kasi ano yan, ang hirap niya, naisipin mo, palaboy ka, squatter, nasama ka sa mga addict, hindi ka naging addict. Nasama ka sa mga mandurukot, hindi ka nandukot. Sa holdapper, hindi ka naging holdapper. Kasi kung iba-iba lang yan, madadala na sila eh. Wala na akong choice sa buhay ko eh. Might as well, gayahin ko na lang itong mga to. Bakit ikaw ang tibay ng isip mo? Saan ka nang gagaling? Hindi ko rin alam eh. Pag alam kong masama, iiwas ako eh. Hindi para ako sumama sa mga ganung bagay. So nung hindi nagbibilyar ka, gaano ka kagaling umabot? Siguro naging panersera din ako. Panersera, ibig sabihin third tier. Kaya mong tumalo ng mga champion? Oo, kasi sa mga event na mga tournament, nananalo din talaga ako. Like, hindi ka tulad lang sa mesa ko sa Commonwealth Market. Doon talaga magaling laro ko. Pagka nandun ka sa Commonwealth Market, kahit sino nakalaban mo? Oo, kahit sino talaga. Eh, friend bata? Yeah, oo. Inaamon ko rin yun doon lahat. Kahit sino sila, inaamon ko sila doon. Si Django Bustamante. Django Bustamante, yan sila Liban Cortesa, sila Denzor Cuyo, lahat ng mga gagaling dito sa atin sa Pilipinas. Sinamon. Basta doon sa lamesa mo nung araw. Oo, kasi may magic doon eh. Kahit sino na. Oo, kahit sino na. Sila Gaga Gabiga, pinagtatalo ko nga rin doon. Ibig sabihin, inabot mo rin yung sobrang galing ka rin sa bilyar. Sakto lang. Na tumatalo ka ng mga champion. Mga champion din. Oo, tapos nagcha-champion ka rin. Nagcha-champion din. Kaso mga small tournament lang. Hindi katulad sa ibang bansa na hindi ako ganun na idadayo. Parang dito lang din. Right. Kung babasahin ko yung isip mo, yung pagkabata mo, yung toughness, saan ang gagaling yung toughness ni Mike Takayama? Isipin nyo guys ha, squatter, palaboy, kung ano-ano. Hindi nakatapos ng elementary, kinder lang. Tapos, nagbilyar. Nung nakakita ng oportunidad, ginalingan, hinusayan, pinagpursigihan. Doon na natutulog sa bilyaran at ginawa niyang lahat para mapagaling niya yung sarili niya doon sa craft na yon. In his case, sa pagbibilyar. Nakapagka wala kang choice sa buhay, yung tipong eto na lang yung pwede mong gawin sa buhay mo, gagaling ka talaga eh. Oo naman. The reason why most of us fail, kasi complacent pa sila eh. Ibig sabihin, kampante pa kayo sa sitwasyon ng buhay nyo ngayon. May choice pa kayo kahit paano maginhawa pa kayo. Kumbaga, wala pa kayong enough reason to pursue whatever you want to do in life. So, kung gusto natin maging successful, dapat magkaroon tayo ng napakalalim na dahilan kung bakit natin ginagawa yung ginagawa natin para mag-succeed tayo dun sa ginagawa natin. Kumbaga, wala kang choice eh. Ito nakita mong pagkakapirahan, matino, maayos, marangal, ginawa mo. Tapos, gumaling ka. Ang galing ng mental mo, pare. Kung ia-assess lang ng mga tao, bihira kasi yan. Parang, say for example, Manny Pacquiao. Wala siyang choice sa buhay eh. Yun yung nakita niya, yun yung kinamulatan niya, boxing. Dahil wala siyang choice, yun yung sa palagay niya makakapagpa-asenso sa kanya, ginalingan niya. And look now, naging successful siya. Ganon din si Mike Takayama. Grabe no. If wala ka ng ibang ginagawa kundi yun na lang yung gagawin mo, talagang gagaling ka talaga eh. Paano ka napunta sa poker? Yun sa poker naman, sa Cubao may bilyaran dyan si Major. Nagkakaroon din ng poker doon. Si Itlog yata, kung nataalala mo, nagdi-deal ng poker yun. Inano ko ngayon, nanonood-nood lang ako. Sabi ko, ba kaya ko to ah. Kaya ko mag-deal ah. Parang alam ko laruin to, pero hindi ako ganun kagaling. Pero alam, naiintindihan ko lang yung poker. Kasi nakikita mo kung paano sila naglalaro. Oo. Sabi ko, Log, baka hindi ako mag-deal. Nagpapalit-palitan kami ngayon ni Itlog. Pag nakakakuha ng tip, siya naman yung maglalaro dun sa table. Tapos pag siya naman ang natatalo, sasabihin niya sa akin, siya naman magde-deal. Yun. Doon nagsimula lahat. Tapos may nagsama sa akin sa Metro Walk. Si Jojo Bay. Sinamahan niya ako sa Metro Walk. Sabi niya, tara kay, punta tayo ng Metro Walk. Doon yung mga magagandang laruan ng poker. Sabi niya ganun. Pagpasok mo doon, ano yung naging observation mo doon sa loob ng poker house? Ang ginawa ko, naglalaro-laro muna ako ng 10-20 blinds. Mamimili ka ng blinds.
blinds, eh. may mga higher blinds, ganun. May 2550, may 5100, ganun. May 100-200. Hindi ako nananalo. Poker? Poker, oo. Ang thinking ko, poker sugal eh. Skills pala yan? Gaya nga ng sinabi ko, sugal din talaga yung poker. Kaso kailangan ng skills talaga. Para kasi actually pag maging magaling ka sa poker, parang easy na eh. Kaysa mag-work ka ng mga ibang work, pag marunong ka lang mag-poker, ang daling kumita ng pera, sa totoo lang. Bakit? Eh syempre, pag maglaro ka lang, hahanap ka lang ng magandang laban. Parang bilyar lang yan eh. Naghahanap ka ng magandang laban. Yung lamang ka? Oo, yun na lamang. Paano mo masasabi na lamang ka dun sa player? Eh kasi baraha naman yung nilalapag niya eh. Nilalapag. Siyempre, mamimili ka ng barahang ilalaban mo ngayon. Tapos mamimili ka din ng lalabanan mo na tao. Kung hindi ba marunong yung nilalabanan mo, kung mahigpit ba. Paano mo masabi yung ano, marunong o hindi? Ano, body language ba yan? Depende sa playing habits. Saan ba binabasa yan? Ina-analyze ko yung tao eh. Pag upo ko ng table, binabasa ko lahat yung mga galaw niya, yung kung paano siya tumaya ng meron, paano siya tumaya ng wala. Parang ganun. Saka lagi ko rin tinititigan yung kalaban mo. Yung kalabang ko para nababasa ko yung galaw talaga. Ibig sabihin, sa mata, nakikita mo kung meron o wala. Oo, sa mga galawan, ganun. Iba-iba kasi ng tell nung tao eh. Minsan dito sa yung lalamunan natin. Pag... Ah, nakikita rin yan? Oo, depende rin eh. Paiba-iba eh. Nababasa pala ano yan. Ano yung kurap ng mata mo, di ba? Pag, minsan, pag tinitigan ka ng ano, talagang mapapakurap ka eh. Baka awit yung barabo. Oo, ganun talaga eh. Ah, okay. Sino nagturo sa inyo na kailangan basahin mo yung kalaban mo? Wala, ako lang talaga. Sa sarili ko lang. Iba talaga nag-aaral ng poker eh. Ako, sarili ko lang nagturo sa akin. Oo. Talagang nagsumikap lang ako. Quit na nga ako dyan dati. Kaso, sabi ko, mas okay dito talaga dito sa poker kasi madaling kumita ng pera. Parang ganun, hindi ka tulad sa bilyaran. Ang hirap. Sobrang hirap. ang tournament sa bilyaran, dumarating 2 months, minsan 3 months, di ba? Ang liit pa. Tapos, hindi pa ako nakakalabas ng bansa. Dito lang sa Pilipinas. So dahil wala ka na namang choice, talagang ginalingan mo na rin sa poker? Oo, wala. Sobrang nagtiyaga ako dyan. Minsan 3 days, 2 days, hindi ako kumakain. Ah, ganun? Oo, wala eh. Wala ka mga kadikit sa mga pokeran. Siyempre, bago ka pa lang. Talagang kailangan magtiyaga. Ganun. Ang thinking kasi ng marami, no? Sugal talaga. Sa madalit sabi. Pero ngayon kasi nakikita natin sa, especially sa YouTube, no? May ano eh, nare-recognize yung mga world champion eh. Kagaya ninyo, ikaw world champion ka ng poker. Di ba? Parang ginawa na siyang sports talaga. Kaya yung poker ngayon, masasabi ko na talagang skill game talaga siya. Hindi siya talaga purely sugal, no? Ano naman masasabi mo, Mike? Bilang isang sabihin natin na nagsusugal, sanay sa larangan ng ganyan, gaano kalakas ang loob ni Mike Takayama? Hindi ko na masabi kasi talagang bata pa lang ako. Like 7 years old pa lang ako, sasugalan na ako. Pinapalo nga ako ng lola ko. Pag nakita ko ng lola ko doon, o kaya sa video karera, hindi titigil yung lola ko hanggang dinababali yung kawaya. Luluod pa ako niya, kailangan ko magdasal. Kasi ayaw ng lola ko magsugal kami. So bilang taong bilyaran, taong sugalan, kasi alam ko marami nakikinig at nanonood ngayon na mga nasa sugal. Ibig sabihin, may yumayaman pala sa sugal. Kagaya mo, nag-champion ka. Ano yung kailangan nilang maintindihan kapag ka nagsusugal sila o magsusugal sila? Sa mga gustong magsugal, kontrolin nyo lang yung sarili nyo. Kahirap kasi pag ubos kong ubos, di ba? Dapat discard talaga sa buhay yung like makagrind ka lang ng konti, isipin mo na lang yung kinabukasan ng magiging pamilya nyo, parang ganun. Save ka lang ng save pag kumikita ka na. Tapos yung iba kasi is yung sugal, nalulubog sila. Nalululong sila eh. So ikaw, hindi mo ma-advise na magsugal sila? Kung baga ang advice mo sa'yo, maging matalino kayo at aralin ninyo yung laro ninyo. Yun. Diba? Oo, yun talaga. Aralin ng mabuti, huwag magpabaya. Oo, kasi sa bilyara, kagaya mo, gumaling ka. Humusay ka. Merong effort na kaakibat eh. May trabaho eh. Nagpa-practice ka. Nagpupuyat ka. Hindi ka natutulog. Nanonood ka ng mga magagandang laban. Gumaling ka ngayon sa bilyar. Same goes with poker. May effort pa rin. Kaya ka gumaling sa poker. So ibig sabihin, ang buhay kasi parang sugal din eh. Lagi kang may taya eh. Tataya ka sa isang negosyo, malulugi. Tataya ka sa abroad, mag-a-abroad ka. Diba? Maiiwan mo yung pamilya mo. Yun yung sugal mo eh. Yun yung taya mo eh. Life is like para ka nagsusugal. Ang importante lang dito sa sugal, paano natin ipapanalo? Simple lang. May effort. May kaakibat na trabaho. May kaakibat na hard work. May kaakibat na mental. Mental toughness. Kailangan nating gawin lahat yan. It's a collaborative skills na kailangan meron tayo so that maipapanalo natin yung laban ng buhay natin. Kasi maraming nagninegosyo kaya sila nalulugi. Hindi nila masyado pinag-aralan eh. Tapos naging complacent sila nung tumatakbo na yung negosyo, kumikita ng konti. Parang feeling nila okay na sila sa ganun. You have to be the best. Paano ba yung kaisipan ng lagi kang nagpupursige na gumaling? Sa bawat laban ko, kahit sino magiging sponsor ko, kahit maliit man yan o malaki, lagi ako nakapokus. Oo. Kumbaga, kung ihahalin tulad natin sa buhay natin, focus on what's
in front of you. Yep. Kung sino yung nasa harap mo. Huwag mo nang tignan yung mga nasa paligid mo. Ano yung nasa harap mo ngayon? Negosyo ba yan? Trabaho ba yan? Ano nasa harap mo? Diyan ka mag-focus. Marami kasi, lumalaro na, nakapokus pa sa iba. Iba, yeah. Kuya, ano natin sa buhay? Kaya nangyayari, naliligaw, nasisilat. Hindi niya na-oobserbahan yung nangyayari sa kanya. Ang galing, no? May analyze mo talaga sa buhay eh, yung poker eh, no? Tapos? Actually, dumating din ako sa yung lubog na rin. Parang ganun. Tapos, yung lockdown nga, yun nga. Sabi ko nga, lubog na ako. Tapos, wala akong malapitan ni... Nakwento mo sa akin kanina yan eh. Nalubog ka, hindi dahil dun sa laro mo na pinag-aralan mo. Oo, hindi. Sa, okay. Sige, kwento mo sa amin. Kasi marami tayo mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon na nalulong sa talpak. Actually, nagkaroon ako ng content niyan eh. Dahil maraming tao ang nalulung at nalubog dyan sa talpak. Eto si Mike, hanap buhay niya na yung sugal. Ipaliwanag mo sa amin yung nangyari sa'yo sa talpak. Nung last year, January, February yata, like talo ko mga 50 million siguro. 50 million? Oo. Oh, eh wala eh. Yung ipong ko sa poker, tapos kung mga sino-sino nagpapautang sa akin, binibigyan ako ng credit sa talpak. Kasi nga, syempre, Mike Takayama ako. Oo, oh, kilala ka eh. Champion yan eh. Champion ng poker yan eh. Pinapahiram ka. Pinapahiram ako. Kahit sino mga agent, pinapahiram ako. Oo. Hanggang sa na nalubog na ako, inaaway na ako ng misis ko. Ibig sabihin, nalugi ka ng 50 million. 50 million. Tapos yun, nagkanda utang-utang. Hindi ko na alam gagawin ko. Alos magpakamatay nga ako eh. Ay, ganon? Oo, oh, kasi depressed na ako. Ako lang tao sa kondo ko. Pamilya ko, wala. Nandun na sa mga magulang niya. Kasi nga, wala eh. Hindi ko na alam gagawin ko sa buhay. Nakakataya ka ng malaki dun? Oo, oh, like 1 million. Isang taya? Isang taya, 500. Mula nung nangyari yun, na-realize ko na wala palang madudulot tong sugal para sa akin. Sabi kong ganun na... Ang hirap gumamble parate kasi pangatlong beses na ako nadapa eh. So, kumbaga, hindi mo tinitreat na gamble yung nangyari sa'yo sa bilyaran tsaka sa poker kasi naging hanap buhay mo siya. Nung napunta ka sa totoong sugal, yun talagang mataas ang risk na sabong, na online sabong. Ito kasi talagang hindi mo makokontrol yung manok eh. Oh. Yung bilyar kasi, ikaw humahawak ng tako eh. Oh. Di ba? Sa poker, ikaw hawak ng baraha. Ikaw din mag-iisip, ikaw maglalapag. Di ba? Etong talpak talaga, sugal talaga to. Sugal kasi hindi mo naman hawak ang utak ng manok eh. Minsan, isang palo pala, tatakbo na yung manok, di ba? Di parang tinakbo na rin yung pera mo. Paano naging 50 million? Ayun, sa loob ng 2 months, may time naman nanalo ko. Mas madami yung talo kaysa sa panalo eh. Uh-oh. Tapos nagkanda utang-utang na, kinukulit na ako ng may mga utang ako. Uh-oh. Depressed na ako. Ito na nga, nag-decide ako na sabi ko sa wife ko, punta lang tayo ng Amerika. Doon na lang ako mag-grind, panimula ulit. Pumunta nga kami ng Amerika, yun, doon naka-recover kahit papaano. Pag may tournament sa Vegas, BBI na lang kami, nagda-drive lang ako. Dinadrive ko yun doon eh, parang mga 4 hours lang. May manager ka sa Amerika? Wala, sariling sikap ako noon eh. Nung... Ibig sabihin pupunta ka ng Amerika, magkailang pamilya? May visa ka? Dalawa lang kami ng wife ko. May visa, 10 years. 10 years visa, oo. Tapos, tourist lang din ang treatment sa inyo doon? Oo, tourist lang. 6 months na yung pinakasagad mo, gano'n. Oo. Paano ka nakarecover? Kinunti-kunti ko eh. Like, pag nananalo ako ng $2,000, $5,000, i-remit ko na sa asawa ko. Kasi, ang nangyari sa amin doon, pinagtrabaho ko yung asawa ko sa home care. Sabi ko, pumasok ka muna dito para may pang ano tayo, backup. Kung sakaling matalo man ako sa poker, may inaasahan tayong susweldoin mo. Ang poker ba parang ano yan? Tournament? Tournament. Kaiba yan eh. Iba yung cash game, iba yung tournament. So, ikaw tournament ka lagi? Nagka-cash game. Pareho naman akong naglalaro nung ano eh. Kaso, mas madalas ako sa tournament kaysa sa cash game. Oo. Ito Mike, napaka-interesting na tanong na ito, no? Madadaya mo ba ang poker? Hindi mo madadaya kasi lalaro ka, magpapadaya ka. Paano yung pera mong involved na nilalaro mo? Siyempre, kailangan mo ding depensahan. Oo. So talagang ano siya, mental talaga, utak talaga, dapat skills. Pero yung laro bang poker, para mag-increase yung chance mo na manalo, ano yung mga dapat na number one na mga karakteristik na meron ka? Wala. Nagsumikap lang ako. Tapos nanonood-nood ako minsan ng YouTube. Yung mga magagaling. Kukuha lang ako ng konting technique. Tapos ina-apply ko na sa sarili ko. Ganun. Paano yung unti-unti mong na-recover yung pera? Paano mo nabayaran? 50 million? Laki kasi. Hindi. I mean, ang naging kulang ko lang sa tao, yung naging losses ko talaga sa sabong, mga ganun. Pero yung naging kulang ko lang sa tao, siguro mga 10 million lang. 10 million lang? 10 million lang yung mga naging kulang ko sa tao. Kaso, iwalay-iwalay, ang dami. Oo. Yun. Kalat-kalat, no? Kalat-kalat, oo. Nakakahilo. Mas nakakahilo yung madami. Oo nga. Kaysa sa isang tao lang eh. Oo. Yung panalo mo, hulog mo kagad. Oo, yun. Tapos ngayon, eto na. Unti-unti, nakakabayad. Ibig sabihin, sa sugal ka nalubog, sa sugal ka rin bumangon.
Ang galing nun, no? Kasi kung iba-iba lang, yung 50 million, siguro baka give up na sila. Ano yung tumatakbo sa isip mo nun? Wala na, talagang give up na ako kasi. Kahit pumunta ako ng pokeran, parang di na makakaharap yung mukha ko eh. Kasi sa sobrang iya, sa sobrang dami kong ang utang, hindi na ako makakapaglaro ng maayos. Kaya nag-decide ako sarili kong sa Amerika na lang kasi walang pakailaman dun eh. Hindi naman ako kilala. So kumbaga, ang first step na ginawa ni Mike Takayama, inalis niya yung sarili niya sa kung nasaan yung problema. Yes. So kumbaga, binigyan mo muna yung sarili mo ng peace of mind. Peace of mind. So yun yung unang ginawa mo. Hindi na nga ako nagpe-Facebook eh, para lang di rin ma-chat, di ba? And second, kung ano yung craft mo, kung saan ka magaling, doon ka mag-focus. Yep. So sa case ni Mike Takayama, nag-focus siya sa poker. Ano yung kayang-kaya niyang gawin, ano yung kaya niyang pakitain, poker. Doon siya nag-focus, nag-poker. Tapos, importante na unti-unti, magbabayad kayo ng utang ninyo. Tama? Tama, yun. Tama. Bakit ka nagbahid pa ng utang? Siyempre, kailangan eh. Kaysa madamay yung mga pamilya mo, mabantaan ka kahit ano. Oo. Marami kasi hindi nagbabayad ng utang. Ano masasabi mo doon sa mga hindi nagbabayad ng utang? Guys, magbayad kayo kung kanino man kayo may utang kasi delikado yung ganun. Ang hirap nung may kaaway, di ba? Ang hirap nung may mga tinataguan. Mas masarap yung malaya kang naglalakad kahit saan ka, wala kang atraso. Di ba? Oo. Tsaka responsibility kasi yan eh. So kumbaga, kung may utang ka, pagigihan mo. Hindi po pwedeng magpapaawa. Yung iba kasi mali eh. Papaawa. Oo, papaawa eh. Kumbaga, nung nangungutang siya, nagpapaawa eh. Oo. Oh. Yeah? Pautangin nyo na ako, please. Wala kaming pangkain. Wala kaming... Eto na, di pinautang na. Nung kumikita na siya, yung nagpautang naman ang nagpapakawa. Nagmapakawa. Utang na loob. Magbayad ka na. Di ba? Maraming ganyan eh. Oh. Kaya minsan, guys, ang pagbabayad ng utang, humility yan eh. Kasi malay mo, yung inutangan mo na tinulungan ka nung panahon na kailangan-kailangan mo, na sila naman ngayon na nangangailangan, eh ikaw, hindi ka nagbabayad. Di ba? Oh. Nakakatuwa nga. Isipin nyo, guys, ha? Kumbaga, kung tutuusin mo yung 50 million na yon, pwede mo naman sabihin, boss, amo, manager, sa sugal tayo natalo eh. Feeling ko, hindi ko na mababayaran to kasi naisugal ko talaga. Pero ikaw, nabayaran mo, no? Oo, nagbayad ako kasi wala eh. Pangako ko sa tao yun, hindi pwedeng ano. Siyempre, sa poker industriya namin, lulutang at lulutang ako, makikita din nila ako. Oh, di, tsaka champion ka eh. Ano mga maipapayo mo doon sa mga lubog sa sugal? Mapapayo ko lang sa inyo guys, tigil nyo na yung sugal na yan kasi walang may dudulot talaga yan. Kung ako sa inyo, maghanap na lang kayo ng magandang pagkakakitaan nyo, tapos mag-focus kayo sa pamilya nyo, ganun. Maghanap kayo ng mga magagandang business na pwede kayong kumita. Yeah. Yun, tama yun. Napakagandang ano nun, advice nun kasi marami ngayon lulong na lulong eh. Oo. Ang hirap din kasi iwasan ng sugal pag naumpisan mo. Wala makakapag-control sa'yo. Ultimong kahit sino, may mautotang ka, ututin mo. Kahit pamilya addiction mo na ng sugal addiction, eh. Addiction, no? Sobra. Oo, kasi ikaw yung dosage mo sa sugal, grabe eh. Ba diba? Isipin mo, nakakataya ka 1 million, 2 million, 3 million. One time nga, may kaibigan ako. Yung boss-boss ko. Kala ko matutulungan ako. Hindi ko nalang babanggitin ko ng pangalan. Nagulat ako, pinasok na pala ako sa rehab. Dinala ka sa rehab? Dinala ako sa rehab. Hindi ko, blind na rin ako. Eh, kaso nandun na ako. Wala na ako magawa. Buti na lang, sinundo ko ng asawa ko. Pag nirehab ka, automatic magbabayad ka eh. Diba? Ay, ang mahal pa naman babayaran doon, minimum 50K. Sabi ko, pinakausap sa akin yung may-ari. Lalo na yung boss ko, pinakausap niya sa akin yung may-ari. Nagharap kaming tatlo. Sabi ko, may ipakukulong nyo nga ako dito kako. Matutulungan nyo nga ako dito sa loob. E paano naman paglabas ko? Mga utang ko sa labas. Nakakulong nga ako dito 1 year. Paglabas ko, ako pa rin to eh. Si Mike Takayama pa rin to eh. Sisingiling ka pa rin. Sisingiling pa rin ako eh. Sabi ko gano'n. Parang naimasmasan. Pero pag ipapakulong talaga ako ng asawa ko dito at isidido siya, payag naman ako eh. Wala nang problema eh. Kaso siya sasalo lahat ng mga utang ko sa labas. Kinahaponan, sinundo ko ng asawa ko. Wala kang magagawa talaga eh. Na-rehab ka, no? Isang araw. Na-rehab talaga ako, isang araw. Kasama ko yung... Alos nakaupo lang ako, nanonood lang ako sa mga ano, yung mga naka-rehab talaga. Yung... Ano ang tsura ng mga tao sa rehab? Parang babae, hindi gumagawa ng masama. Yung nagsasayaw, nagsusumba, tapos yung mga naglilinis. Iba-iba eh. Ang grabe yung mga kwento. No? Actually, napaka-colorful ng buhay mo eh. No? Ano't ano man ang nangyari? Ikaw ba ni sa hinagap, inakala mo na magiging Mike Takayama ka sa buhay mo? Na kilalang tao, sikat? Hindi ko rin ano eh. Kung nasan man ako ngayon, wala. Parang normal na tao lang ako. Humahalabilo ako kahit kanino. Mahirap man yan, no? Mayaman. Magaling ako makisama eh. Oo. Nagkaroon ka ba ng pangarap ng bata ka na balang araw, aasenso ka, yayaman ka, sisikat ka? Hindi ko nasa isip yan. Nung nagkapamilya na lang, sabi ko ganun. Tapos yun nga, pupokus na lang ako sa mga anak ko, sa pamilya ko.
Ano masasabi mo kahit papaano naging matagumpay ang buhay mo? Yung para kapulutan ng aral ng mga nanonood ngayon. Nagpapasalamat ako sa asawa ko kasi kahit papaano pinagtiyagaan niya ako kahit sobrang tigas ng ulo ko. Pag gusto niyong matuto ng poker, punta lang kayo sa Metro Walk sa Ortigas. Doon kasi nag-uumpisa lahat ng poker. Masarap doon magpagaling eh pag doon ka na nagsimula agad. Kasi nandun yung mga magagaling talagang player eh. Diretso ka na, kumbaga sa bilyaran, sentro na agad yun. Yun, no? Para pag gumaling ka man, di ba, diretso na doon na. So yun, pwede ka nilang puntahan doon? Oo, lagi lang naman ako nandun. Pwede sila magpaturo sa'yo? Oo, kung saan event lang, tapos message lang kayo sa akin. Ang dami naman nag-message sa akin, nagpapaturo ng mga kung ano-anong technique. Nare-replyan ko naman agad. Ang galing, no? So sige, bago tayo matapos, Boss Mike, pasalamatan natin yung pasasalamatan natin. Tsaka siguro last message sa mga viewers natin. Nagpapasalamat ako unang-una sa Panginoon, hindi niya ako pinabayaan. Tsaka sa pamilya ko na rin, Chris Takayama, yan, sa mga anak ko. Tsaka sa Nueve Gaming na rin. Nueve Gaming, oo. Papasalamat ako niyan sa sponsor ko at tsaka sa Metro Team Pro. Ayun, maraming salamat mga boss. And ayan, nawa ay marami kayo napulot na tutunan, no? So hindi sa gabal na nasa mahirap na sitwasyon ng buhay ka ngayon. Kung ikaw yung tipo ng taong down na down ka, walang wala ka, darating at darating ang panahon na makakaahon at makakabangon ka rin. So sana kinapulutan natin yung aral ni Mike Takayama na imagine nyo guys ha, palaboy to. As in walang magulang. Wala na siyang choice sa buhay eh. Kailangan niyang gumaling. Nakita niyang platform, poker. Ginalingan niya, hinusayan niya, pinagpursigihan niya, naging world champion siya. At ngayon tinitingala siya sa buong mundo sa larangan ng poker. So para sa atin na gustong ipanalo niya yung buhay niya, you have to work hard for it, you have to set your mind to it para maging magaling tayo. Muli, sana sumubaybay kayo sa lahat ng ating social media platforms, sa lahat ng follower ko sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, and also please click that notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na videos natin. Muli, maraming salamat sa inyo mga boss, and God bless you. Thank you.